Good morning mga kaamigo. So ngayong umaga ngayon, gagawa tayo ng biko, sa Tagalog biko. So ito yung malagkit sa Tagalog or sa English is glutinous rice. So isasain muna natin ito. So lulutuin muna natin yung malagkit or glutinous rice. So mamaya ipapakita ko kung paano gumawa ng biko. So kami mga Bisaya, hindi kami magbiko. So masarap to. So ito na yung lulutuin mo natin yung malagkit or glutinous rice. So panoorin nyo, sundan nyo yung yung video. Panoorin para yung mga hindi marunong magbiko dyan. Madali lang sa magbiko. So ito na yung malagkit. Nagyari natin sa yan. Tapos takpan natin. Yan na. So pag nanuto na yung biko, so yung ingredients natin is bumili ako ng Inca na gata. Ito lang ginamit ko. So meron din ako dito isang gata, pero gagawin ko to isang toppings. First time kong gumawa nito. Ilalagay natin sa sa finished product natin na biko. Ito. So bumili din ako ng maliit na kunting bit. Another one. Para habang nagluluto, masarap. So panoorin nyo. So hintayin lang natin na maluto yung malaki. Tapos sa kabila, mag-ano na ako ng latik. O itong pang-toppings natin. O, latik na muli ito. So habang nakasalang yung gas natin, o yung malakit, mag-ano tayo mag-latik o sa tagla. So simple lang, lalagyan natin yung kawali dito. Pag-timer natin. Latik. Lawag namin is yung latik. Pero doon natin imimix yung malagkit or glutinous rice. So yung ginagamit ko na siya na ito. Ito yung natin. Gamitin natin. Asukal din to siya. Pero mas masarap kasi ito ginagamit natin bago natin siya lalagyan ng kunting asukal. Asukal din to. Pero mas masarap. Tutunagin lang natin. Ito yung gamitin natin. Okay? Tapos ito yung mga ingredients natin. Meron tayo nito, yung asukal, yung pumatikin natin. So itatagay mo lang sa description, no? Yung mga item sa description, yung mga yung mga ingredients. So ang ingredients natin is yung malagkit or yung glutinous rice. Pangalawa, yung sugar. At saka yung gata or coconut milk. So yun yung mimix natin sa pag nagluto na itong malagkit. So dito sa kabila, magpapainit na tayo ng kasi magdarating tayo dito. Magmainit na yan, magdarating tayo dyan. So kung hindi natin matapos, panoorin nyo hanggang matapos itong
video. At ito din madali lang gumawa ng ano ng bigo. Madali lang. Pagano masarap. Pero first time kong lalagyan ng ano ng fresh or organic coconut milk. Mamaya yun lang ano natin sa toppings. So mag-experiment tayo. So sana suportahan nyo yung channel ko. Actually, bihira na lang makapag vlog kasi medyo busy sa work, pero tinutuloy ko pa rin kahit makapag-upload tayo isang business sa isang buwan. Sayang kasi yung ano natin, yung channel kung i-stop natin, upisahan natin, kahit kukunti lang yung viewers, okay lang. Basta tuloy-tuloy pa rin yan yung pag-vlog natin pag may time. Okay? Bayangin natin na makikita ito. So pasensya na, medyo malayo yung camera. Kasi nandoon yung camera dito kung dulo ito. So medyo mainit lang. So maglagay tayo nito. So estimate nyo lang kung yung malagkit nyo. So hindi ganun karami yung luto ko kasi malitan yung rice cooker ko. So maglagay tayo ng dalawang ganito. Okay? Dito. Dalawang piraso. Tapos, pasensya na, hindi ko ma-ano yung kamera kasi medyo malayo. So, ganito lang. Hindi ko na pang ipakita. Basta assuming na nilagay nyo lang itong, kukurawin lang natin. Ganyan. Yan, kukurawin lang natin ito. So, tamang-tamang pag naluto na itong malagkit natin, dito natin siya imimix. Pili na natin yung gata, kasi pag naglagay na dito yung gata, nabilis yung... So hintayin lang natin siya na magba-brown yung yung latik. Saka natin i-mix ito yung malagkit. Kita natin yung finished product. So nakasalang tayo ng malagkit or yung glutinous rice. At saka dito ng kakabila, ito yung latik natin, tawag ko sa Bisaya is latik. Kasi yung malagkit, dito natin i-remix pag nag-ano na siya, nag-brown na. Sundan na natin siya mga siguro 10 to 15 minutes. Okay na ito. Kasi siya na, hindi ko nang igalaw yung camera. Kasi na doon yung assuming lang talaga na nilalagay mo lang yung na asukal at saka gata. I-mix nyo lang. Hintay lang natin siya na mag-brown.
Sige. Ipapakita ko na lang yung ano, ipapakita ko yung ginawa ko na mix. So hintayin natin, okay? Ayan. Ito po siya. So mimix lang natin siya ng mix. Hintayin natin na ano siya, mag-brown. Yung malatik na. Okay? So ganito lang siya. Ito yung pinakalatik natin. Yung itong sinalang natin na malagkit pag naluto na to, dito natin ilalagay. Dito, pasensya na sa camera. So ganyan. Dito natin ilalagay yung pag nag-ano na siya, as in latik na. Okay? So abangan nyo mamaya yung ano, tapusin nyo yung video at pag yung i-mix na natin yung malagkit at saka dito sa latik. So, okay, so gawin natin ng part 2 kasi medyo mahaba yung video. So, mamaya ipapakita ko yung pag-mix doon sa malagkit. Pag naluto na yung itong sinain natin yung malagkit. Okay, so madali lang. So, yun pala, lagyan natin siya ng kunting asukal para matamis. So, huwag naman sobra, depende sa inyo. So, lagyan natin siya. Kasi mas masarap yung matamis sa kaysa. So, excuse me. So, imimix na natin siya na imimix. Okay? So, mamaya, tapusin na, panoorin nyo yung video. So, gawan natin ang part 2. Yung luto na yung malagkit. Okay? So, again, paki-subscribe yung channel ko, Amigo 2.0, sa mga kamibigan ng Bisaya o ng Tagalog. Maray, paki-subscribe yung channel ko. Paki-supportahan nyo. Okay? So, thank you for watching. So, mamaya, ituloy natin yung part 2. So, thank you.